Ayan, ano, sa larangan ng pagkukotse-kotse, trip natin mag-modify-modify, ganyan, magpalit ng mga aftermarket parts in the name of more performance. Ayan, ano, at ang isa sa mga paboritong budget meals na performance modification ay ang performance air filter. Ayan, ano. So, mag-experimento tayo. Tatanggalin natin yung Lazada Racing o yung stock na air filter na nandito sa Suzuki Swift. So, papalitan natin nito. No? So, to performance air filter. Real airflow technology for competition. Hanip. Ayan, ano. So, ano siya? Drop-in filter. Hindi siya cone type. Tignan natin kung anong benefits nito, ano? Ayan, pero bago ang lahat, ano? Yung Suzuki Swift natin, all stock, yung filter na nandyan mula sa Lazada Racing, pinalitan ko na yung 100,000 kilometers na air filter natin. Sinilagay natin Lazada Racing air filter dyan. Ito yung presyo niya, no? Kasi nakalimutan ko na. 600 yata yan o 300. Ayan, so ngayon, test drive muna tayo. Let's go! Okay, subukan natin. Stock lang, stock lang. Lazada Racing filter. Hindi naman naka-floor yan, ano? Ayun. Pakiramdaman lang to, no? Kung gusto natin ng scientific, syempre sa dyno tayo mag-testing. Pero ito, saktong pakiramdaman lang. So, ito yung normal, default control experiment, no? Tunog, tahimik, tapos andar, okay lang. Yan, so, magpatay natin aircon eh, para malakas eh. Aim. May forever po. Ba? Ilang beses na sinasabi sa inyo, wala tayo maasahan na bilis dito. Ayun, pero yun yung stock natin na filter. Ngayon naman, ikabit natin yung aftermarket drop-in filter. Let's go! Yan, tanggalin natin ang cover. So, hindi na kailangan ng powers na nilamang ray para alisin to. One click lang yan. Ayan, eh. Oh. Tapos, eto na yung air filter natin. Yan. Oh, bago-bago pa yan, ha? Malinis-linis pa. Konting dumi, eh. 100 kilometers, mga 1,000 siguro. 1,000 kilometers siguro na natakbo na ito. Tsaka mga 3 months, ganun. So, huwag natin amoyin. Ito naman, ang ating Monster air filter. Yun. So, ang advantage niya, pula siya. Ito mo naman pagpula. Racing. Yan. Ito mo naman, brand new yan. Tapos, syempre, JDM. Ayan, oh. Monster Sport. Tapos, may mga hapon-hapon. Kaya na mag-translate niyan. Because, JDM number one. Sabi, high performance filter daw. Tapos, ito po yung kasama niya sa box. Yan, instruction manual, speaker, yun na yun. Kasi ang trabaho naman ito talaga, mag-filter ng hangin. Kaysa pasukin nyo ng mga dahon, mga bato, hindi naman pampataas ng performance. Pero tignan natin kung nakakataas ng performance. Ayan o, made in Japan, yan, binabayaran dyan. No? So nabili ko to sa 3,000 to eh. Sige. Tsaka ang okay dito, sa pagkakaalam ko, pwedeng hugas-hugasan to. No? Ano kung paano hinugas, kasi medyo papel din siya. Ayan o. Parang same material. No? Same texture, mas makinis nga ito eh. Ito magas pang konti eh. Magas pang konti ito. Makinis-kinis. Pati yung dami ng hibla, parehas lang halos eh. Oh.
nagkabudol-budola na. Tapos syempre ganun din, drop-in lang, no? Kaya nga tinawag na drop-in eh. Utsa, nakalimutan ko kung ano yung orientation. Pag ganun ba ito? Pag ganun. Sige ko pag ganun. Sige, kabit natin. Tapos, i-road test natin. Naranasan na natin yon. Ngayon naman, ito naman ang ikabit natin. So, should be good. Let's go. Ito naman, power filter. Monster Sport yan, ha? So, alam mo naman ang Monster Sport pagdating sa Suzuki Swift. Sila ang number one sa Japan. Okay. Mukha nga natin. Wow, parang wala. Hayop na eksperimento ito. Siyempre wala tayong dyno, no? So palagay ko sa dyno mas mapapatunayan kung may katuturan to sa power o wala o mas lumala, ganon. Pero yung pakiramdam, siyempre real world situations. Ewan ko, mga wala pa yatang isang kilometro na dadrive ko to eh. May placebo effect ba? Ewan ko, parang wala eh. Parang ganun din eh. Ayun. Kaya natin i-rev. Parehas lang. Well, yun nga, ang kagandahan naman ito, eh, nahuhugasan yata. So, di mo kailangan palit ng palit. Pero sa presyo, parang limang hugas dapat para masulit mo siya. So, tapos yun nga, pula siya. Alam mo naman, pag pula, pang racing. So, ayun, ano? Yun ang ating unscientific test. Base sa real world wet feels ng dalawang air filter. So, ayun, ano? Marirecommend ako bang bumili ng aftermarket na filter? Hindi na siguro. Sa iba nyo na lang gastusin yung pera nyo. Bili na lang kayo ng Tapsilog. Ganun. Yun. JDM number one. Bulaga. Ayun, no? Volkswagen Beetle to, sir, ano? 1967, sir. Sir Ruel, pagka Beetle, palumaan eh, no? Oo. Labanan dyan eh, no? Yung 67, ano, tinatawag siya na one year only, no? Transition module siya from 1966 na 6 volts to 12 volts na, ano na, electric. Ah, kuryente. Oo, kasi generator to eh, no? Dati generator na 6 volts. Ikaw, so, yun, alternator, alternator na. Nep, modern, high-tech, ha? Tapos may mga sarili siyang parts na sa kanya mo lang makikita. Tulad ng ilaw. Ilaw. Ganyan. Yung bumpers. Ang tawag dito, bug eye. Na ilaw. Okay, hindi ba lahat sila bug eye? Ah, hindi. Merong upright na tinatawag. Tapos, disc brake siya, front disc brakes. Yung kanyang seat belt. May seat belt, ganun. Lap belt. No? Yung bear claw na tinatawag, sa kanya, unique lang sa kanya yan, no? Pag ganun.
Ah, ganon. Yung iba po, walang ganyan. Wala. Ano, 3-point system niya sa kanila, yung dito kinukuha. Ah, okay. Ito yung original na interior niyan. Ganyan po yung aircon talaga niyan, oh. Ah, ayan, added feature na lang. Yan, walang aircon yung pero 67. Maganda yung pagkakakulma, no? Parang kanya talaga. Parang urig talaga siya. Yung kanyang radio, unique sa kanya yan. May mga nagbi-beetle pa ba ngayon? So, yung panahon ng Strange Brew, marami. Yan, marami, mabuhay na buhay yung Volkswagen scene ngayon sa atin, no? Sa all over the Philippines, no? Siyempre, member kami ng Volkswagen Club of the Philippines. You know? Tapos may mga provincial chapter siya. So, buhay na buhay, maganda ang ano, scene sa community. Community, oh. Ito yung German Beetle, tinatawag. German, Made in German ito, ganun. Oo. Hindi pa made in, ano? Hindi pa, oh. Made in Marikina. Di ba made in Marikina iba? May factory ba nito dito? Wala. Wala nagkaroon ng assembly ng, ano, ng dito sa Philippines. Di ba? Mahal to. Mahal na to ngayon, oh. Pwede buksan? Sige po. Ikaw nga magbukas. Philippines. You know. Thank you. Thank you. Bango. May tapsilog. Kaya pala may Rodix na dito. Oo. Ganda ng tunog ng Beetle, ano? Parang analog na analog. Oo. Ano? Ano pa siya? Carburetor pa. Carburetor. Hindi tulad ngayon, mga EFI, fuel injected na. Saka yung pag sinadrive. Mararamdaman mo talaga yung ano, yung yanig. Masakit ba sa ulo mag-alaga? Ano? Ah, hindi. Ano siya? Very low maintenance. At saka ano, alagaan mo lang. Siyempre, langis. Gas. Yun. Gas and go actually siya. So ito ang type 1. Type 1. Sir, type 2. Type 2. Yan, type 2 van. Oh, type 2 ni Mark Reyes yan. Yan. Sir Mark. Yes, sir. Yan si Sir Mark Reyes ko, no? Bombi. Ano mga... Ito ba at saka yun? Yung Beetle, sabi nila iisa lang daw yun. Sa lang plataforma. Oo, same halos. Well, sabi sa YouTube din. Pag inalis mo yung taas niyan, pinatong mo doon. Pwede, oo, oh, ganun. Beetle na rin yan, ganun. Oh, almost same yung engine. Suspension almost. Anong year to, sir? 69. Yun, no? Nagsimula yung ganitong body, 68 up to 79 na. Mm-hmm. Yun. Ang piyasa po niyan? Bay window bus. Bay window? Kasi may split bus, yun yung mga 67 and earlier. Okay. Tapos 68 and up. And later, bay window na. Mas collectible yun eh, yung split bus. Parang ganun. Pag-ganun yung pag-ganun dito. Ah, okay. Yung may ganun. Tapos nakasapos sa car windows. Nung araw, di pinapansin yun. Kasi parang bulok-bulok na sasakyan yun, ano? Ngayon yun po yung collectible. Ito hanggang kailan po ginawa yan? I mean, hanggang kailan ginawa yan sa kasaysayan? 1979. Ayun. Tas well, nun, hindi pala. Hanggang 90s sa mga sa Brazil, ba? Brazil or Mexico. Up to 90s or late or early 2000. Marami po kayong may ganyan? Ang population sa Philippines, I don't siguro, estimate mga 200. 20 na lang, ano? I-box out sa piyesa yan, ano? Puso ba? Medyo. Puso ba dyan yung mga hoarding ng piyesa, gano'n? Fortunate lang na ako yung supplier kasi nung ikaw pala yun. Ito may wheel, yung steering wheel, yung shifter. Sa'yo galing lahat yan. Tapos yung some other parts. Yun. Yan, ito yung brand namin, Import Parts Hub. Import Parts Hub, okay. Puro Volkswagen po yung sinusupply niyo, sir. Volkswagen and to some restorers din, mga Mustang parts. Mga JDM, wala mga gano'n. 240Z, mga Z parts. Ayun, sa mga big time na old school talaga, no? Pero nag-specialize kami sa Volkswagen. Opo. Ganda, sir, ha? Ang linis lang, oh. Thank you. Si sir, supplier ng parts, pero hindi niya pinuno ng burlolo yung kotse niya, eh, oh. Ayun. Saan niya nadadala to, sir? Actually, pala ito eh, pang rental purposes eh. Ah, pagka mga photoshoot. Right now, photoshoot, so... Talit tayo dyan, baka sigilid tayo. So, kahit sa naman ha, na ano na, nadala. Sa Tagaytay, madalas. Pwede po ipan-daily yan? I guess, oo. Kasi pero hindi ko pa na gagamit as daily. Pero almost weekly ginagamit naman. Galing, ano? Sir, mga magkano kaya
buo ng ganitong klaseng kapoging sasakyan. Hindi ko na binibila. Di sabihin, mahal to. O, sige sir, salamat ha. Salamat. Anong tawag sa shop mo? Import? Import Parts Hub. Import Parts Hub. Yun. Thank you din, sir. Thank you. Sir! Ito, ano tawag dito, sir? Tawag dyan, 1972 Type 3 Fastback. Ayun, ano? Pangalan mo, sir? Jerry. Sir Jerry, ano? Fastback. Kasi parang, ano, yung likod. Swabe yung likod, ano? Oh. May tatlong Type 3 models. Square back, notch back, tsaka fastback. Yung likod lang ang pinagkakaiba? Yes, so. Mga back. Harap, ano, pare-parehas. Yun, oh. Pero, kumbaga, ito, Beetle din ito. Pero magkaiba na ano, engine, pancake engine to eh. Transmission. Pancake engine. Ano, parehas. Ah, okay. Mas malapad yung chassis na ito, parang ano, same ng car ng Kia. Ayun! Kumbaga, ito sporty na yes, sa pamilya nila. Pareho sila ng car ng Kia. Ano, komportable na yung size sa loob. Na-restore ko to na lahat ng mga accessories eh, kinumpleto ko. Pati factory air conditioning. Ah, ganun? May aircon yan? Anong year po ba to, sir? 1972. Video ko yung loob, ha? Oh. Ang ganda! Linis, oh! Bawal sa inyo yung ano, no? JJ Beetle. Ano kaya? Mga pang-crack na Beetles, ha? Oh. Factory aircon po yan? Yes, sir. Binili yung square back sa US. Kinuha ko lang yan, air conditioning lang. Ah, ganun? Eh, paano yung mga interior, sir? Interiors, ano, ginaya sa original. Meron nung gumagawa niyan? Ah, meron. Sa Pilipinas, dito o? Dito lang. Ah, ganun? Dito lang ginawa. Eto. Yan, ano, German. Pops. German na wheels din. Rare pops to. Ano, no? Dumimahin lang. Alam ko na yung mga maduming ganyan. Sige nga sir, patingin nga kung ano yung definition nyo ng madumi. Yung pancake engine, na iba sa... So pancake, wala eh. Sa type 1. Kasi flat na flat. Mm-hmm. Madumi pa ba yan sa lagay niyan? Madumi po. Pancake, compact. Yes. Flat siya. Actually, ginagamit din similar to Porsche 914. Ganon? Porsche din to? Pwede lagyan ng Porsche ng makina? Ano, Pullman's Porsche. Pullman's Porsche. Pero, sabihin, kung gusto mong performance to, lagyan mo ng Porsche ng makina yan, ano? Pwede rin yung iba, yung common bird. Pero, diba? Ang ano nga nito, ang kinaganda nito, yung chill lang, diba? Yes, sir, ano? Oo. Oh. Sir, salamat tayo ng compressor. Ay, ganda! May ano? Jealousy! May ano, Venetian blinds. Oo, Venetian blinds. Ano, parang di makita, no? Para pwede mag-tint. Kasi higayin sa lamin eh, kaya nakakatulong yung blinds. Ah, okay. Ayun yung profile. Yan po, side view niya, no? Classic na classic, di malalaos to. No? Hindi po ba kalawangin to, sir? Halimbawa yung mga ganito. Yan. Hindi kinakalawang yan. Kaya hinihinga ito eh. Ah, ano talaga siya? Vulnerable na part yan. Itong type 3, marami siyang ano, triple wall. Ano yung triple wall? Okay, yan. Kapag dangle itong fender, okay. Meron pang double wall sa loob. Ah, ganun? Pinablock ko yung kapasukan ko. Ah, okay. Pag umulan. Ayokong kalawakin kayo. Dito yung gasolinahan, ano? Dati, pangarap ko talagang magbuo ng ganyan kasi si Tado, si Direk RA, yung cinematographer namin, si Dix Buhay, may ganyan. Kaya tayo pa magbuo ngayon. Hindi pa ba huli ang lahat, sir? Hindi pa. Oo, maraming tutulong sa'yo na mabuo yan. O, si Mark. Si Jerry. Si Mark, flight student yan, kaya lumaspasok. Ah, ganun? Parang smuggling operation ng dati yung ano. Sige, mga magkano kaya budgetan dyan? Depende. Basic lang, sakto lang. Maging running, makakuha ng unit ng mga 50 additional 200 para maging reliable na daily. Okay,
yun. Pero boss, 300. Total. Patakbo mo siya na daily driver mo. Reliable. Pwede na ako pumunta sa mga ano noon, meet, gano'n. Pwede. Hindi na ako huhusgahan. Baka wala, wala, kahit ano, pwedeng, kahit anong condition, pwede mo dalhin siya sa mga meet. Diba? Basta umaandar ano. Ayun no. Pogi oh. So yan ang type 1, type 2, at type 3. Ayan. Good morning sa inyo. O mga sir, salamat ha. Salamat. Ayun, salamat. Grabe. Magandang maga. Nakita ko gagandang mga Volkswagen. No? Salamat sir, salamat. Bulaga. Ayan, ang susunod natin, te-testingin dito sa walang kwentang modifications, eh, etong grounding kit, no? Yung grounding kit, makakabili kayo niyan sa Lazada, mura lang yan. Minsan may mga tatak pa, HKS, HKS, ang kunyari, ganon. Hindi ko alam kung totoo yan o Japix, pero di na yata importante kung branded yan o hindi, basta wire yan. Ang trabaho niyan, idudugtong ang negative ng battery sa body, sa chassis. So, dinadamihan niya yung grounding points kasi minsan nagko-corrode na yung mga stock grounding points. Saka yung stock grounding wire ng mga kotse, eh, mga payat lang. Cost cutting measure siguro ng factory. O, malay natin. Baka sapat na yon, pero nagmamagaling lang tayo at mas magaling tayo sa mga engineer nila. Pero, sabi nila, beneficial daw yun. Ganon. So, andyan na yan. Let's try it. Madali lang naman siyang ikabit, tapos mura lang. Tapos pagka di natin nagustuhan, edi tanggalin, di ba? Basta ingat lang tayo, huwag nating ma-short-short yung mga electricity ng kotse natin. Ayun. So, yun yung point niya, no? Na pinapadami niya yung grounding points ng kotse natin. Pinapadami, pinapalakas, o basta. Sabi sa internet, okay daw. Kaya tayo naman ay alipin ng internet. Susubukan natin yan. At susubukan natin yan para sa inyo. Para malaman nyo kung sayang lang ang pera nyo dyan o hindi. Let's go! Ayan, ano? So, ayan ang grounding wire natin. Meron pa siyang kasamang Ryzen Volt Stabilizer na ilalagay natin yan dito sa Evo 6, yung mga wire na yan dito naman sa Suzuki Swift, ano? Ito kasi meron ng mga grounding wire to, ginawa ko na dati. Siya wala. So yan, no? May mga ganun yan, no? Iipit mo lang yan sa tornilyo. Kung gusto mo, linisin mo kasi medyo Japan-Japan surplus to. Medyo JDM pa yung dumi na to. Huwag natin linisin, tinatamad ako. Ayan, ano? Ang gagawin mo, unang hakbang, i-analyze mo kung saan mo ilalagay ang mga grounding points, no? May mga suggestion sa internet na, halimbawa, ito yung negative. Tapos may mga stock grounding wires yan, eh. Ayun, oh, yun, oh. Yan, napakapayat. Napakapayat po yan. Ilawan natin. Yan, oh. Yan, grounding wire niya, oh. Payat kasi siya. Yan. I-upgrade natin yan kuno. No? Sa pa ba ibang grounding points na ito? Yan, no? Hindi natin. Ito. O, yan. Grounding point yan. Ito, papunta sa alternator yata. Ito. So, basically, ang ginagawa natin, dinadagdagan natin yung mga ganito. So, ayun. No? Sana hindi natin masunog yung kotse natin. Let's go. A few moments later. O, yan. Ground. Yan, nakakonekta yan dito sa ilalim. Tapos papunta dyan. Anim na grounding points yan. Tignan natin kung gumagana to, no? Yan, medyo funky lang kasi yellow. Hindi na siya pasok sa tema ng silver and black na team natin. Pero syempre, tatakpan naman natin yan. Okay, let's go.
Yan, ha? Good morning sa ating lahat. Bagong gising ako. Ano oras na? 6 a.m. Bakit ngayon? Para syempre mabuksan natin yung ilaw, yung radyo, tapos yung aircon. Syempre electrical modification siya, kaya gusto nating alamin kung may epekto siya sa ating mga electrical systems, no? So, ngayon pa lang, ramdam natin na medyo ito may epekto to. O yan, no? Parang mayroon siyang dagdag na initial, may initial torque ata. Siguro mga isa lang sa dyno ng aking puwet. Alam naman, unscientific na ano to, na testing to. At yung radio natin, gumanda yung tunog. Tsaka yung epekto niya, parang bago yung spark plug niya. Yun, pag bagong palit spark plug, ganito eh. Ewan ko kung placebo to, kasi mahirap siyang ikabit. Pero pero ramdam eh, no? So ayun, ano? Akala ko nakakapangit lang siya ng engine bay kasi ang daming mga octopus wires na bagong inintroduce. Pero sa tingin ko, sulit siya. Ayun, no? Oo. Yung kapirasong power nito, parang nadagdagan ng mga 1 torque sa baba. Ayun, ano? Ewan ko lang yung tipid sa gas. Hindi pa natin matetesting yan. Pero initial impressions, it works, no? Luminaw yung sounds. Yung idling natin, medyo pumino. Pino naman yung idling na ito, pero pumino pa more. Tandaan nyo, kakagising lang na itong kotseng to. Minsan kasi sa D, mas ma-vibrate yan kaysa sa N. Pero ngayon, parang parehas na lang. Tsaka sa P. Parehas na lang yung P, N, tsaka D. Pagdating sa idling. Kahit nga yung reverse eh. Try natin reverse. Yun. The same. Okay siya. It's worth it. Yun. So, depende yan sa sasakyan mo kung gagana o hindi, ah. Kaya, kayo, huwag niyo ko sisihin. JDM number 1!